Galing kami kanina dun sa bilihan ng tools. Dito lang din sa Baliwag. Bumili kami ng Ingo Angle Grinder. Yung gamit kasi nila, medyo nagretiro na eh. Hindi ko alam kung permanente na ipagre-retiro nun o semi-retirement lang. Ito yung nabili namin, Angle Grinder. Welcome back po sa aming muting channel. Time check po, 8 AM. Sisimula na silang gumawa. May kasama sila ngayon, pintor. Kaya magtitintura sa may staircase sa Kisamid at ano sa wall. So, tingnan po natin kung ano yung gagawin nila ngayon maghapon. Magsimula na silang mag pintura dito sa Kisamid. Nagamitan muna ng flat latex tapos saka mamasilahin. Ito lang naman muna yung pintarahan dyan yung kisan niya saka yung staircase ng gilid. Hanggat na hindi tayo yung kontrolo niya. Grinder na sila dito sa bakal ng driveway sa pinakatakip ng sa drainage. Dali dalawang party yan. Sa una, tapos sa yung isa. Pagka-grinder, pinipuntarahan na rin nila yung bakal ng epoxy primer. Ito siya. Tapos bumili pa kami ng isa. Yun. Kasi dalawa yung lalagyan. Mas maganda, mga dalawang coat. Saka papahiran ng yung final coat niya na kulay na gusto mo. Anong kulay ba gusto mo, Rachelle? Ano? Black. Pink? Black? Di ako mahilig sa yellow! Na black ba eh? Siya nag-decision na, wala makakapigil, basta black. Galing kami kanina dun sa bilihan ng tools. Dito lang din sa Baliwag. Bumali kami ng Ingo Angle Grinder. Yung gamit kasi nila, medyo nag-retiro na eh. Hindi ko alam kung permanente na ipagre-retiro nun o semi-retirement lang. Ito yung nabili namin, Angle Grinder. Medyo mahal sa kanila kaysa sa online ng mga Lazada sa Shopee. Yung nga lang, may shipping fee yung sa Lazada, sa Shopee. Pero mas mura pa rin siya, maghihintay ka lang ng ibang araw. Eh kaso kailangan na. Yan, ang unang babasal. Bibinyag, si Nino James. Gawin ko muna, ano, pang barena. 750 watts to, yung barena. Same brand nung barena na binili namin, yung Ingo. Ingo. Ito, Ingo rin siya. Alas patapos na sila dito sa pagpapintura ng epoxy primer. Ewan ko lang, coat pa ito ng isa. So, tapos niyan, i-spray na siya ng spray paint. So, yung hawak ni Nomi. May hawak ni Nomi. Boss me. Spray paint siya, kulay black. So, dalawa yung binili namin. Patutuyuin lang ng konti para mas pumapit siya. Tapos i-spray na siya ng pan-top coat. Time check po. 1 o'clock na may iit. Pipintura na sila ng pinaka-top coat niya, kulitin. Yan kasi napili ni Mrs. eh. Hindi mahirap kontrahin. Gusto ko nga, kulay pink eh. Okay, yellow. Maganda na daw yung black. Naubos na kasi yung pang-spray. Eh, malakas pala yun. Kaya ito ginamit namin, yung boysen na lang.
Ayan, yung Boysen quick dry enamel. Pang bakal. Mas mura siya. 125 lang. 1 litro. Ito, isang patong-pato yung ginagawa ng menu. Tapos saka pala itap ko. Sa gilid ng bahay. Yan, pinitintarahan na ni Nino James. Yung mga nakabang na bakal, mga ribar. Iwanan to ng makaraan eh. Kasi pumasok na sila sa loob. Doon na sila gumagawa. Medyo marami-rami pa. Kaso hindi basta-basta marilipat yung scaffolding eh. Mabigat na. Hindi na lang naman to, pero matrabaho magpahit kasi pabilog siya. So ito, nag-mamasili na si Noel sa yung aming pintor. Dali pipinturahan niya itong kisame sa kaya itong mga side ng staircase. So pauna lang naman to eh. Pag ginanahan, baka buong kisame na daw papinturahan ni Mrs. Hindi kay Mrs. Cruz, sa manager eh. Ano lang ako eh, utusan lang ako. Siya ihatyaman. So bali hanggang doon lang siya, sa may biga na yan pataas. Kasi dito may naisip nga kami design dito. So ano lang to ha, flat latex saka semi-gloss latex. White na white lang siya. Tapos na po ang paggawa nila ngayong araw na to. Mag-recap po tayo ng day 123 and day 124. Pagsasamahin ko na po. I-recap po natin kung ano yung nagawa nila ng dalawang araw. Simulan po natin dito sa labas. Ito na tapalan, no? Nasimento na yung dating abang para sa wiring o sa linya ng kuryente para sa aircon. So tinapalan na siya ng simento. Pag tumigas siya after mga 2 days, pwede na siyang i-skim po. No, nalipat na kasi siya dito sa kabilang side. Yan na nalipat yung linya ng wiring ng aircon. Tapos dito sa loob, natapos na nila yung pagkikisami dito sa second floor CR. So madalim siya, buksan natin. So yan, naikabit na po nila yung ceiling, pati yung ilaw, kabit na rin nila. Ngayon naglagay rin sila dito ng magsisil din manhole. Paket sa taas ng kisame, in case na kailangan ng troubleshoot o galawin sa linya ng kuryente o ano man sa taas, dito dadayin yung mag-aayos. So yan po yung itsura niya, may mga gamit hindi pa natatanggal. Tapos dito sa hallway naman, yung ceiling niya tapos na rin. So, lalagay na lang dito yung mga design ni napili ni Mrs. yung mga ilaw niya. Yung mga sensor, yung motion sensor na ilaw. Bali, nangyari dyan, tatlong butas eh. 1, 2, and 3 dun sa dulo. Tapos kanina, pumasok na yun na nakuha namin pintor. Kasama rin nila, foreman. So, yung chandelier dito, tinanggal muna. Tinabi lang muna siya dun. Kasi madudumihan siya pag masilya saka nagpintura. So nagawa niya ngayon maghapon yan. Walang ilaw, medyo madilim eh. Na masilyahan na siya yung kisame eh. Saka yung may paunang masilya na rin dito sa mga wall. So itutuloy niya ito bukas. Ililihahin na siya. Then pagkalihan, lilinisin. Then pwede na siyang pahiran ng pintura. Yung flat latex muna. Then after nun yung semi-gloss na paint na. Boysen yung nabili namin. So ito, medyo smooth na siya. Yung surface niya, smooth na. Pero lilihahin pa yan. Then papahiran ulit ng skin coat para magpantay-pantay siya. Then huling liha. So yan po. Hanggang baba lang naman to eh. Hanggang doon lang sa may pinaka-staircase niya. Hanggang doon lang sa may biga yung papagawa namin. At sa kabila yan. Mas prepare namin kasi unahin to
para habang nakakabit dito yung mga tuntungan o yung andan nyo, is matapos na yung mga gawain dito sa portion natin. Para pag natapos siya, pwede na siyang tanggalin. Then dito naman sa baba na kapag fabricate na sila yung takip ng catch basin, ito siya. Tinaturahan na rin ng epoxy primer sa kablock. Then yung na-fabricate nila na takip ng rampahan sa driveway. So dito yun, yung sa pinakakanal niya, yung magiging takip ng driveway, na fabricate na rin nila yun. At the same time, after fabrication, ginrinder siya. Then pinaturahan nila ng epoxy primer. Then yung pinaka-top coat niya, itong kulay black. Pilox ginamit, saka yung Bosni Pilox, saka yung quick dry enamel. Ito pa isa. Dalawa kasi yan. Mabigat kasi pag isa lang, kaya pinag-iwalay nila. So bukas pag natayo yan, pwede na siyang ikabit dun sa driveway. Yan si Mrs. Cruz, naghahanda na pag-uwi. Nagliligpit-ligpit na lang. Ito yung mga kinagamitan. Itatabi lang ito. Sama-sama na dito. Ito yung pipintura nila bukas. Yung flat latex na voicel. Saka yung semi-gloss. Hello po. So, yan po ang ating 123 and 124 days. So, hanggang dito na lang po. See you again tomorrow. Keep safe lang po.